mabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na umawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat, pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. At ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat at ating dasalin ng sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa daang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis humimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan? Kailan may di mo kami tinalikdan? Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Butihing Diyos Anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas, isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at nang ikasiyamong dinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa. Kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon, ikaw ay aming sisilayan at sasambahin. Magpakailanman. Amen. Isang bagong awitin, andog ng mga banal, sa Diyos at Kordero na
alaganap sa daigdig. Alleluia, alleluia. Purihin ang Diyos na dakila. Alleluia, alleluia. Purihin natin siya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Napakaganda po ng ating pagbasa. Isang pagsubaybay, isang pagtaguyod, isang tanda ng pagmamahal ng Diyos para sa atin, hindi lamang para sa ating ikabubuhay, pero para sa ating misyon. Para magampanan natin ang misyon natin dito sa lupa. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang, upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Apuri sa Diyos, apuri sa Diyos, apuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesus Kristo, Mugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ang sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ko loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay pananahin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, "Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, nais ko na pong mamatay." Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya at ang sabi, "Gising na at kumain ka." Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga ulit. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit siya uli at sinabi, "Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ang lalakarin mo." Kumain nga siya uli at uminom, at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkaing iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoo'y aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong buti. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong buti. Na
Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghelyong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't niligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niyo ngayong masasabi, bumaba ako mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama ay natututo at ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno, nang sila'y nasa ilang,
gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Napakaganda po ng ating pagbasa kasi makikita natin dito yung pakonti-konting pagpapalalim ng ating pag-unawa sa tinapay. Kung titingnan natin, ito yung iniungol ng mga Israelita nung sila'y naglalakbay sa ilang. Dinala mo ba kami dito, Moises, para kami mamatay? So ang ginawa ng Diyos sa umaga, pag umalis ng mga ang hamog, naiiwan yung mana. At yung kanilang tinitipon, sapat sa isang araw. Tapos sa gabi, nandyan naman po yung pugo. So meron silang karne, meron silang tubig, meron silang tinapay. So parang balanced diet na po yun. Pero makikita nga natin na ito ang Diyos na nagpakain sa kanila ng 40 taon sa ilang, sa disyerto. Kaya pasasabi natin, nakatatak sa puso, sa isip ng mga Israelita kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanila. At napakahalaga nun sa kanila. Kaya binabalik-balikan nila yung mana na ang Diyos ang nagbigay sa kanila. Walang paltos, walang mintis. Sila ay pinakain 40 taon. Pero yun nga eh, marinig natin sa unang pagbasa kung paano si Elias o Elijah ay parang napapagod na sa kanyang misyon. Gusto niya nang mamatay. At ang nangyari dito, dito na ako maglalagi, mamamatay na lang ako dito, hihiga na lang ako dito, dito na ako mamamatay. Anong ginawa ng anghel? Ginising siya at siya ay pinakain. Sa sobrang pagod niya, nakatulog siya ulit pagkatapos kumain. Tapos kinalabit ulit siya ng anghel, pinakain siya. At ang nangyari doon, tinuloy niyang misyon kasi nga meron na siyang lakas. Pero hindi lang basta lakas. May kaalaman siya, o may kasiguraduhan siya, meron siyang Diyos na nagtataguyod sa kanya. Kaya yung sumunod na 40 araw, hindi siya kumain. Parang sinasabi doon, sapat na na meron siyang Diyos para matugunan niya, para makatugon siya sa misyon ng Diyos. Kaya makikita natin, ang tinapay nagbabago ng pagpapahalaga. Ngayon ang tinapay, ito yung nagbibigay sa akin ng pag-asa. Ito yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Ito yung pangako na tinutupad ng Diyos ang kanyang lahat na ibinibigay. Kaya makikita natin, parang may pakunti-kunting pagbabago ng tinapay. Pero makikita natin, yun yung sa panig ng Diyos. Pero sa panig ng tao, parang naiwan doon sa pagkain lamang. Parang sinasabi doon na naiwan sila doon sa mana na pinagkaloob sa mga Israelita sa ilang. Ganun lang. Kaya sinasabi ni Jesus, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ang kakain ng aking laman ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Parang hindi pa lubusang maunawaan ng mga tao yung sinasabi niya. Parang anong ibig sabihin niya? Kakainin natin yung laman niya. Parang, ano ba tayo, cannibal? Kakainin yung katawan niya. So hindi maunawaan. Ano nga bang gusto sabihin ni Jesus?
Pero nga sinasabi dito, iba yung makikinig ka lang sa salita ng Diyos. Iba yung nanamnamin mo ang salita ng Diyos. Iba yung mabubuhay ka dahil dun sa salita ng Diyos. At yun yung nais ng Diyos na mangyari. Namnamin natin ang kanyang salita. Yun sana maging dahilan ng ating pagkabuhay. Yun sana maging dahilan ng hindi tayo mawawala ng pag-asa. Siguro ngayon para tayong nasa ilang. Kasi ECQ ulit. At marami pong mga kababayan natin na nawala ng trabaho. Kung nawala ng trabaho, walang makakain. At sila'y tutunay na umaasa lamang sa ayuda. Etong ang simbahan po at ang diocese po ay pinag-uusapan na po paano makakatulong. At makikita natin doon na yung tatanggapin nilang pagkain ay hindi lang basta pagkain. Ito yung pag-asa. Ito yung lakas. Ito yung aming kinabukasan. Kaya nakakatuwa, nung nagkaroon tayo ng community pantry, hindi lang siya basta pagkain na ibinibigay natin sa nangangailangan. Ito yung pagkain, tanda ng malasakit. Tanda ng pakikipagtulungan. Tanda ng pagmamahal sa kapwa-tao. Kaya makikita natin na lumalalim din sa atin ngayon yung kahulugan ng pagkain. Ito yung pangako ng Diyos sa atin. Pero hindi nagtatapos na yung tayo tatanggap lamang ng pagkain. Ito ay may pagkasabang paghamon din sa atin. Na tayo din. Tayo ba ay naging pagkain para sa ating kapwa? Tayo ba ay nakapagbigay ng pag-asa sa ating kapwa? Tayo ba ay nakapagbigay sigla at lakas sa ating kapwa? Tayo ba ay nakatulong sa misyon ng ating kapwa? Naunawaan ba natin si Kristo sa pagbabahagi natin ng tinapay? Kaya makikita natin ang paanyaya ay tayo din maging tinapay sa ating kapwa. Hindi lang si Kristo ang tinapay, kundi tayo ay binigyan niya ng pag-asa, binigyan niya ng tinapay, binigyan niya ng lakas para maging tinapay din sa ating kapwa. At ito hindi lang basta yung literal na pagkain. Pwedeng mangyari dyan na makikinig lang tayo sa hinaing ng ating kapwa. Pwede tayong umunawa lang sa kanila. Pwede tayong magpatawad. Pwede tayong magbigay ng pag-asa, bigay ng sigla sa ating kapwa. Ang lahat ng iyan ay pagkain sa ating paglalakbay. At kung hindi man tayo physical na nabubusog, nabubusog ang ating espiritu, ang ating diwa. Parang may angking kabutihan pala ang tao na binubusog ng Diyos, na nakakabusog din sa akin. Pero yun nga, sabi nga natin kanina, hindi yan tumitigil sa sarili nating kabusugan. Tayo sana ibinabahagi natin yung kabusugan na yan sa ating kapwa. Kung gaano tayo binusog ng Diyos, gamitin din nawa tayo ng Diyos para busugin ang ating kapwa. Kaya huwag tayong mahihiya, huwag tayong mangingimi, huwag tayong aatras. Kapag nararamdaman natin, tayo ay tinatawag ng Diyos para busugin ang ating kapwa. Ang biyaya ng Diyos ay pinagkaloob sa atin. Unang-una para mapakinabangan natin. Pero higit dyan, para mapakinabangan din ng kapwa nating nangangailangan ng pagmamahal, pagkalinga, pagpapalakas mula sa Diyos.
Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluloklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa oras ng ating pangangailangan, nariyan ang ating Amang nasa langit na hindi lumilimot sa Kanyang bayan. Dumulog tayo sa Kanya upang pagkalooban niya tayo ng lakas ng loob na makapagbigay buhay din sa kapwa tulad ng Kanyang anak na si Jesus. Taglay ang matibay na pananampalataya ang ating idadalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Papa Francisco, Bishop Probi Gaan na aming obispo, mga pari at diakono, magsilbing bukal at rurok nawa ng kanilang buhay ang Eukaristiya upang makasumpong sila ng lakas at inspirasyon para sa kanilang ministeryo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng aming pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin. Maging daan nawa ito tungo sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa sambayan ng Kristiyano, maging malinaw at epektibong tanda nawa tayo ng paghahari ng Diyos upang mapukaw ang mga hindi sumasampalataya at nagdududa sa pamamagitan ng ating banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga may matinding pinagdaraanan sa buhay, makadama nawa sila ng paghilom at pag-asa kay Jesus, ang tinapay ng buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, makatagpo nawa sila ng kagalakan at kapayapaang walang hanggan sa piling ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagpalang Ama, ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Gabayan mo ang iyong bayan tungo sa pagpapakabanal upang sa aming pagsunod sa iyo, kami rin ay makiisa ni Kristong anak mo na buong pusong nag-ali ng sarili upang maging pagkaing nagbibigay buhay. Siyang nabubuhay kapiling mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tanggapin mo ang alak at tinapay.
kapwa-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 kapw
mula sa iyo ang antok na ito, muli ay handog ko sa iyo. At nubayan mo't aghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinmes ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na ang kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Thank you.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa. At ako ang inyong aba at makasalanang lingkod at nang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa sa
Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Equitolis, quitolis peccata mundi, miserere nobis, miserere kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na parabagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Announcement lang po. Yung balikhandog po na ginagamit po natin sa pagtulong, last July ay nakalikom po tayo ng 107,000. Maraming salamat po sa mga tumulong at sa tingin ko rin po sa lahat ng mga natulungan po, sila po'y nagpapaabot ng tulong sa mga nakatumulong po sa paglikom po nito. Ikalawa po ay ang tugon ng pastoral team. Ito po yung parang social action team. Ito po yung nagpapaabot po ng tulong sa iba't ibang, lalo tigit sa mga nangangailangan. Sila po yung lumalabas, sila po yung nagbubuo po ng inventaryo ng mga bigas, gulay, para mapaabot po yung tulong sa mga nangangailangan talaga. Sila po ay nananawagan sa mga nais tumulong. Sa Makatwid nga po ay bukas o mag-uumpisa bukas ay magkakaroon po ng teleton. Sa lahat po ng nais tumulong, pwede po kayo magbigay through GCash, through dito po sa office at iba pa po mga paraan para po yung paggalaw po ng tugon ng pastol ay maparating po sa lahat ang malasakit po ng simbahan ay makarating sa lahat. Mahirap po kahit po ang simbahan dahil wala nga pong misa, walang wala rin po. Pero kami po ay umaasa at kumakatok po sa inyong mga puso na huwag po nating hayaang magkandagutom yung ating mga kababayan, yung mawalan sila ng pag-asa, mawalan sila ng buhay. Kaya po ito'y nananawagan po kami. Simula po bukas ay mag-uumpisa na po ang teleton. Ikatlo po, yung ating pong Shepherd's Garden of Resurrection, yung Columbari po ay meron pa pong 116 na units. Kung nais pong yung kumuha, ay makipag-ugnayan na lang po sa office. Ngayon pong panahon na ito, totoo po, nakakatakot, nakakakaba, kasi hindi po natin alam ang kung sino po meron at mabilis po yung hawaan. Patuloy po tayong magtiwala sa Diyos. Patuloy po tayong manikluhod sa Diyos na tayo ay ligtas niya at tayo ay mabigyan ng lakas para sa misyon. Yung sinasabi po natin kanina na yung tinapay, maging tinapay nawa tayo sa ating kapwa. Ito po yung ating choir po. Dadala-dalawa po sila pero buo naman po ang boses nila. Ito pong ating mga lector and commentator, yung server po natin. Lahat po yan tinapay. Tinapay na nagbibigay sigla sa pagdiriwang, nagbibigay ng liwanag sa pagpapahayag na salita ng Diyos. Ang lahat po, pwede tayong maging tinapay. Hindi lang po nating inaasahan yung mga talagang may kaya, pero sa ating maliit na paraan, pwede tayong maging tinapay para sa ikabubusog ng ating kapwa, para maramdaman nila ang presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan ng ano amang pagkay. Ako ay kaniyang inubuhay sa mga sariwang pastulan. Kung ako'y maglalakbay sa gitna man ang ilim, indig ng aking puso'y kanyang naramahin, pagkat siya lamang ang tangitong kaulayaw sa lungkot at hirap ng buhay. Sa lungkot at hirap ng